Tayo po ay mag-umpisa na. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Shailene Lieno, ang magiging tagapagdaloy ng programa ngayong araw na ito. Bilang pagunita sa ika-isang daan at 122 taon ng ating kalayaan sa di pangkaraniwang kalagayan natin ngayon, ang Cavite Studies Center, katuwang ang Center for Innovative Learning Program ng De La Salle University Dasmarinas at ang Cavite Historical Society, ay binuo ang webinar na pinamagatang Ang Kalayaan ng Pilipinas, Mga Perspektiba at Interpretasyon. May mga paalaala lang po tayo. Paki-mute po ang inyong microphones at paki-off din po sana ang camera upang maiwasan na pagkaantala ng ating webinar. Hanggat maaari ay ang speaker lamang ang mananatiling nakabukas ang mikropono at camera. May malayang talakayan din po pagkatapos ng bawat tagapagsalita. Maaari pong i-type ang inyong mga katanungan sa ating chat box. Ang matanong ay babasahin ng tagapagpadaloy. Ating simulan ang programa sa pamamagitan ng panalangin at ito ay agad na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas at ng Kavitehin. Kalalahanin po natin tayo ay nasa banal na presensya ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayin kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. San Juan Bautista de la Salle, panalangin niyo po kami. Jesus, manahan ka sa aming mga puso. Magpakailanman. Laging mapulay, ay
Sa pagpapatuloy po ng ating programa upang formal na umpisahan ang ating webinar para sa kanyang pambungad na pananalita, narito po ang Vice Chancellor for Academics and Research ng De La Salle University, Dasmarinas, Dr. Marco S. Saez. Maraming salamat, Che. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko pong bigyan ng espesyal na recognition ang mga ating mga bisita, lalong-lalo na po ang mga guests and officers ng Cavite Historical Society at National Historical Society. Ngayon po ay tayo ay 58 dito sa virtual room na to. Well, 59. And I'd also like to recognize the different faculty coming from different disciplines of the university. Merong from sciences, nakikita ko meron from HRM, meron from history, meron from community development, meron from PE, meron from religious education. I guess it just shows how the issue of independence is not just limited to a certain discipline, but cuts across discipline. So I'd like to thank everybody for finding the time and even the internet connection to be with us in this very important and meaningful occasion. And I guess it has become more meaningful nowadays because the concept of independence has evolved, especially at this time. And I'm not talking about independence from the quarantine or just leaving from your homes. It's more than that. I guess right now, what we are longing for is independence from charting our own future. At the moment, the future seems to be uncertain and it's very difficult for us to plan out how to prepare ourselves for the coming future. Lives nowadays are lived one day at a time. And it's something that perhaps is taking power from us, taking control and authority over us. So hopefully today's seminar would make us realize two things about the concept of independence. And I guess this is also my way of sharing to you, since the title is Perspective and Interpretation of Independence, my own perspective of that. So number one, I think independence is something that is that we work hard for. It's not given normally on a silver platter. History would show us that it's our shared consciousness, it's our common action, it's our unified vision for our country that made our campaign for independence successful. And I guess those are the things also that would also help us in our campaign to be independent from this situation at present. Number two, I think more than gaining independence, we also need to realize that independence is something that we need to sustain, we need to protect, and we need to cultivate. And apart from those factors that I've mentioned in gaining independence, I think we need to enhance that sense of accountability and responsibility to make sure that independence is sustained in our nation. And I guess that sense of accountability and responsibility is not just limited to leadership. It cuts across all sectors and it cuts across all levels, from the top to the ground, including us. And in that situation, I think it is paramount from all of us to do our part, to embrace it, and to do our parts well so that independence can be sustained and retained and regained in our country. As I end my talk, and hopefully when we leave today's seminar,
We would come out inspired, not just to talk about independence, not just to post about it in our social media, but actually to act on it. Right now, people are longing for heroes. And challenging times in our history would tell us that it is during these challenging times that heroes are born. During our campaign for independence in the past, heroes were born. In our campaign for independence now, I hope heroes will be born. And not heroes from the government, not heroes from outside, but those heroes coming from within us. I think we need to unleash that and play our parts well. And hopefully, the independence that we enjoy today, we will continue to enjoy and cultivate in the coming future. Magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to apologize if I could not be with you for so long because I have to attend to another meeting. But I hope you would enjoy and learn from today's webinar. Salamat po. Salamat po, Dr. Sae, sa pagbahagi ng inyong perspective ng independence at ang paghamon sa bawat isa kung paano natin isusustain ang kalayaan. Mayroon po tayong tatlong tagapagsalita. Ang bawat isang tagapagsalita ay binibigyan ng 15 minuto upang ilahad ang kanyang lektura. May malayang talakayan pagkatapos ng lektura ang bawat isang tagapagsalita. Ang unang tagapagsalita ay magbabahagi ng lektura na may pamagat na ang kampanya ng kalayaan ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon. Tunggalian ng Perspektiba at Interpretasyon. Siya ang Assistant Vice Chancellor for Research ng De La Salle University, Dasmarinas, si Dr. Emmanuel F. Calairo. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nag-join no, ng ating lectures po ngayong umaga. So, ang aking pong lektura ay tungkol sa unang layunin ay ipaliwanag yung daloy ng kasaysayan batay sa konsepto ng kalayaan. At pangalawa, sipatin yung araw ng kalayaan na kung saan i-commemorate natin bukas ng bukas, no? Bukas ng umaga. No? So, hayaan niyo po ninyo ako, meron lang akong ilang slide dito na ipapakita at para magkaroon tayo ng ilang guide, no? So, okay po, no, salitang kalayaan, no, ibig sabihin ay siguro para maintindihan lang kaunti, no, nanggaling sa salitang laya na karaniwan ay ine-equate natin sa tinatawag na karapatan natin. Kaya yung kalayaang mabuhay, kalayaang makapagsalita, kalayaan sa paniniwala, magnegosyo, mga ari-arian, no, o yung kalayaan sa kolonyalismo o impluensyong bayuhan. Karaniwan ay naririnig natin yan na kinakapit ang salitang kalayaan. At makikita natin sa daloy ng ating kasaysayan na ang konsepto na yan ay naging ano, pero ano yan, no? Nakita natin sa daloy ng kasaysayan, no? Karaniwan ay hinihingi ng ating mga kababayan ay kalayaang pang-individual o ilang grupo lamang ng tao at may pagkakataon naman na pang-nasyonal. Kailan ba naganap ang mga bagay na ito? No? At ang mga akademya ay karaniwang nagtutunggali tungkol sa mga iba't ibang interpretasyon tungkol sa kalayaan. No? O kailan nga ba naging malaya ang mga Pilipino? No? Malayang pampolitika, malaya sa ating ekonomiya, no? Naging malaya sa reliyon at kulturang dayuhan. So, mula dito, tingnan natin yung daloy ng kasaysayan, no? Sinasabi ng mga pinapalagay, gusto ko muna nga palang ano, no, na ipaliwanag ng aking limitasyon dito ay ang ginamit ko ay yung standard text ng Philippine History. Meaning to say, marami kasing interpretasyon, no, o yung daloy ng kasaysayan, no? Pero ang ginagamit natin dito ay yung standard text, no? So, nung sinasabi nating pre-colonial o bago dumating ang mga Espanyol, katulad ni Magellan, sinasabing malaya ang mga Pilipino. No? Malaya kasi wala pang foreign invasion, no? Na katulad ni Magellan.
Bagamat kung titingnan natin na meron na tayong pakikipag-ugnayan sa Southeast Asia, kaya ang kultura natin ay merong halong Chinese, no? May halong Indonesian, may halong Indian, no? Pero yung mga neighboring countries kasi natin, hindi sila imperialistic, no? Kaya hindi natin masasabi na in-impose nila yung kanilang kultura. Hindi katulad ng dumating ang mga Kastila, talagang nagbago ang sistema ng lipo ng dito sa archipelago, no? So nung dumating ang mga Kastila, hindi pa natin masasabi na meron tayong bansa, no? Alam natin na merong mga katutubo, no, na dito sa ang Mactan, iba-ibang grupo ng tao. Kaya yung initial na reaction ng mga Pilipino noong mga panahon na yon na Kalayaan ay para lamang sa mga rehiyon. Katulad ng ipinaglaban nila Hapu-Lapu sa Mactan, no? Kaya meron ng mga noong panahon ng Spanish colonialism, nauso yung tinatawag nating revolts, no? Iba't ibang klaseng pag-aalsa ng mga grupo, no, sa iba't ibang rehiyon. Pero ito ay hindi konseptong nasyonal. Dahil ang pinaglalaban lamang nila ay yung mga rehiyon, no? So masasabi natin ang mithiing Kalayaan nila ay yung pang sarili, no? Pang rehiyon lamang. Sapagkat wala pa yung pambansang Kamalayan, no? Kailan ba nagsimula yung pambansang Kamalayan? Ito lamang 19th century, no? Kaya medyo matagal-tagal din, no? 16th, 17th, 18th century na iba't ibang pag-aalsa. Pero noong 19th century, dahil na rin sa kaunlaran ng liberalism sa Europa, naka-apekto sa Pilipinas. So with that, yung first half ng Filipina of 19th century, naganap dyan yung kaunlaran sa edukasyon, may mga nakapuntang mga Pilipino sa Europa, no? Nagsimula na yung campaign for secularization. At ang naging climax nga niyan ay noong 1870s, tumapatay yung tatlong pare, no? So sa ating narrative, usual narrative, diyan nagsimula yung consciousness, yung national consciousness na dapat baguhin ang lipunan. So yung campaign ng Kalayaan, masasabi nating nagsimula dun sa kilusang reforma, no? Yung pambansa, no? Although ang reforma, ang Kalayaan para sa reforma during that time ay Kalayaan para siguro sa individual lamang, kasi ang individual rights ang pinag-uusapan dito. Alam natin na ang reform movement ay hindi para sa pambansang Kalayaan, kundi para guminhawa, no? Maging malaya ang mga Pilipino, ang kalagayan ng mga Pilipino, pero hindi pampolitika ang nilalayon. But eventually, no, itong reforma hindi nagtagumpay, kaya merong mga nag-convert, no, naging nagtatag ng katipunan at nagsimula na nga yung kilusang mapaghimagsik. At itong kilusang mapaghimagsik, ito na yung siguro masasabi nating immediate cause of the Philippine Revolution, no, na ang Kalayaan na pambansa ay minimithi na, paalisin na ang mga Kastila para yung iba't ibang Kalayaan, katulad ng Kalayaan sa pamamahayag, Kalayaan sa relihiyon, Kalayaan sa ekonomiya ay maganap, no? Pero itong 1892 na katipunan hanggang 1896, ito yung campaign, no, para sa pagbubuo ng katipunan, kumalat, no? Ang naging end result nito ay nung matuklasan siya noong August 19, at dahil doon inilunsad ang revolution unintended noong August 23, no? Kaya yung sa Pugad-Lawin, kaya diyan na nagsimula yung talagang campaign natin for independence. Pero alam naman natin ang katipunan ay isang samahan, no? Samahan na napakalawak during that time. Ngunit yung lawak ng mga samahan ay hindi pa rin kinaya, no, nung first phase ng revolution. Although meron nang mga nananalo, no, katulad dito sa Cavite, from Manila napunta sa Cavite ang tide ng revolution, ang daming labanan na nanalo, no. Pero hindi pa rin natin masasabi na ito na yung cause ng pagiging eventually independent natin. Ang talagang immediate cause ng pagkabuo ng republika ay nung second phase ng Philippine Revolution, nang si Emilio Aguinaldo ay nasa Hong Kong na, no? Kasi nung nasa Hong Kong, yung kanyang vision ay makikita natin, no? Yung vision of a republic, nagpagawa na siya ng flag sa Hong Kong,
na actually dun din initially ginawa ang ating national hymn na hindi naman ginamit, no? At yung ating mga diplomatic relations ay naganap sa Hong Kong. Kaya pagbalik niya sa Pilipinas nung May 19, 1898, yun na yung yung sunod-sunod na mga events leading to our republic. Ano yung mga sunod-sunod na yon, no? Una, nanalo tayo sa Alapan, eventually naganap yung, well, sinasabi natin yung independent proclamation of Philippine independence na naganap sa Cavite, no? Alam natin na hindi pa malaya nung panahon na yon, pero ito ay isang propaganda na para makita ng buong mundo na tayo ay malaya na dahil sa ating pakikipaglaban. Eventually, after ng June 12, nireorganize ang pamahalaan, no? Nagkaroon ng dictatorial, nagkaroon ng revolutionary government. Then eventually, nabuo yung ating mga local government na siyang pumirma doon sa August 1 Act of Independence, no? So, nung may papel na tayo na ipinamahagi sa iba't ibang bansa, saka naman binuuna ang Congress noong September 15 na nagtadhana ng saligang batas. Gumawa ng saligang batas na magtatadhana ng isang republika noong 1899. So, batay doon sa pagpapanahon ng ating kasaysayan sa perspektibong Pilipino, nagkaroon tayo talaga ng republika noong January 23, 1899 kasi tinrabaho natin 'to mula pa noong panahon ng Katipunan, panahon ng reforma, no? Kaya lamang sabi nga natin, alam natin sa national narrative na double cross tayo ng mga Amerikano sa papaanong paraan, no? Noong August 13, no? 1898, nagkaroon ng Protocol of Peace kung saan ang mga Kastila ay nakipagkasundo sa mga Amerikano, no? Ano yung pagkakasundo na yon? Natuldukan niya noong December 1898 sa Treaty of Paris. Ano yung 1898 Treaty of Paris? Ibinibigay ng Kastila ang Pilipinas, o binibenta ng mga Kastila ang Pilipinas sa mga Amerikano. Kaya through a treaty, no? Kaya dahil doon, sa perspektibong dayuhan ay walang naganap na republika. At dahil doon ay otomatiko naging kolonya tayo ng mga Amerikano. Naganap yun ng December. So by January na nung nabuo ang ating republika, hindi tayo pumayag. So anong resulta? Digmaan. So nakipagdigmaan tayo for several years. Kung susumahin nga natin yung digmaan at isasama natin ang labanan sa Visayas at Mindanao, umaabot siya hanggang more than 10 years, no? Pero dahil sa lakas ng Amerikano, eventually nasakop tayo, no? Pero hindi tumigil ang mga Pilipino ron, no? After ng violent resistance, no? Noong 1920s, yung ating mga mababatas, ipinatupad yung independence missions, no? Ito na yung sila Rojas, Osmeña at Quezon, no? At naghanap sila ng mga independence legislation, no? At ang nanalo, no? Masabi natin nanalo ay yung Quezon na humawak ng Tidings MacDuffilo, no? Na siyang naging tatadhana ng Commonwealth Government o autonomy, no? Hindi talaga absolute independence. Independent ka sa local pero sa foreign ay hindi ka independent, no? So with that ay naganap ang Commonwealth, umabot ng 1946 nung bumalik ang mga Amerikano ng liberation, then ay ito ay naganap na yung katapusan ng Tidings MacDuffilo at ibinigay ang Kalayaan ng Pilipinas ng July 4, 1946. So sa perspektibo ng mga Amerikano, naging independent ang Pilipinas ng July 4, 1946. At true enough, since then hanggang 1960s panahon ni Macapagal, President Macapagal, ipinagdiriwang ang independence ng Pilipinas ng July 4, 1946, no? Liban lamang nung na-legislate na ilipat ito sa June 12, no? Kaya masasabi natin na since 1946 ay wala na tayong politically, hindi na tayo hawak ng mga Amerikano. Kaya lang yung vestiges, no, yung of colonialism, no, naganap pa rin katulad ng colonial mentality, no. So turning point yung 1946 kasi ito na nga yung pagbabago na politically naging malaya tayo. Kaya kung titingnan natin po, susumahin natin yung ating Araw ng Kalayaan,
pag sinabi natin June 12, 1898, ito yung perspektibo ng mga Pilipino kasi tayo yung may hawak ng kasaysayan, eh, no? Tayo yung magdidikta na ang July 4 ay hindi natin kalayaan yun. Ang July 4, ginawa natin Philippine-American Friendship Day. Tayo masusunod kasi tayo, ito yung ating kasaysayan. Samantalang kung tatanungin mo naman ang mga Amerikano, sasabihin nila, ay hindi. Ang inyong independence ay July 4, 1946 kasi by virtue of Treaty of Paris ay naibigay kayo sa mga Amerikano ng mga Kastila. So, yun po, no? Yun yung perspective na dapat nating tingnan. Pati nga yung Philippine-American War, pag Philippine-American War, ito'y perspektibong Pilipino kasi dalawang bansa ang naglalaban, Pilipino at Amerikano, di ba? Yun ay perspektibong Pilipino kasi kinikilala natin na nag-exist yung republika natin at si Aguinaldo ang unang pangulo. Pero pag Amerikano nagsabi, hindi tinatawag itong war, ito ay Philippine Insurrection, meaning to say, naganap ang Treaty of Paris, sakop nila tayo, so mga insurrecto lang tayo. Kaya meron tayo pong mga mababasang mga babasahin na sinulat ng mga Amerikano na tinatawag tayong rebelde, insurrecto, o mga hindi talaga, tulisan pa nga, di ba? So dahil nga yun, dun sa perspektibong Amerikano. Kaya in conclusion, dapat nating tandaan na tayo ay Pilipino at dapat ay ang ginagamit natin ay perspektibong Maka-Pilipino. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat po, Dr. Emmanuel Calairo, sa inyong pagbabahagi. Sandali lang po. Malayang talakayan na po tayo. May mga katanungan po ba? Pwede po ba magtanong? Opo, sige po, Sir Dr. Diaz. Magandang umaga po sa ating lahat at congratulations sa bagong normal. Ito yung grasya ng COVID. Sabi ko nga kanina, matipid sa gasolina, matipid sa damit, wala pang merienda. So, babawi na lang tayo sa sunod. Congratulations dun sa magandang topic ni Dr. Calairo. Ano? Tama po yun na alisin na natin yung colonial mentality na tira kasi physically naging malaya naman tayo. Pero yung naiwan na produkto nung sabi nga social engineering, yung brainwashing at yung colonial mentality, masyadong malakas pa sa pag-iisip natin. Yun siguro ang isa sa mga pinagtutulungan natin katulad nitong ginagawa natin ngayon. At mga efforts ng katulad ng Cavite Studies Center at Cavite Historical Society at ibang mga organisasyon na palakasin pa natin at pagtulungan baguhin. No? Isang halimbawa, meron na tayong mga sabi nga mga victories tungkol dyan. No? Yung sinasabi ni Dr. Calairo na Philippine Insurrection Record, ang tawag na natin ngayon ay Philippine Revolutionary Records dahil ang ating bansa noon ay isa ng republika. So, hindi yun na insurrection, kundi siguro belligerency. At marami pa kasi may aklat nga na sinulat si Dr. Calairo, yung August 1 Independence. Kung titingnan natin, maliban dun sa June 12 at July 4, ang totoo talagang basihan ng ating kalayaan na may dokumento at yun ang naging basihan hanggang ngayon ay yung August 1. So mga katulad po nito ay sama-samang pagtulungan natin. Salamat po. Sir, gusto ko lang pong mag-comment muna dun sa binanggit na colonial mentality. No? Well, sa aking perspective po no, sa ngayon, no? Nung post-war era, up to 1970, before the martial law, talagang malakas yung yung colonial mentality no, na naka-focus sa US. Nung dumating si President Marcos, alam niyo naman, talagang naganap yung kamay na bakal niya dahil sa martial law no. So marami ang mga tinamaan no. Sa tingin ko, yung ginawa ni Marcos, ang isang kabutihan niya, yung nagdesisyon siya para sa kanya. Although sabi nga, may pagtingin na ito ay para sa personal niya. No? Pero kung makikita natin, ito yung panahon na parang kumalas yung gobyerno natin dun sa karaniwang
colonial mentality, no? Then nung naganap yung 1986 revolution, nagsimula na, no, magbukas tayo kasi nga hindi na Marcos, no. So naganap na diyan, nagsimula yung globalization. Kaya nga natutuwa ako na pagpupunta ka sa mga malls, hindi lamang mga produktong mga Amerikano na yung makikita mo, meron ng Europa, meron ng Australia, meron ng Southeast Asia. So malaya na tayo makakapamili, hindi katulad dati na talagang puro tate, stateside ang tawag natin. So yun lang po, salamat po. Susugan ko. Siguro, tindog na rin natin yung naging pagbabago sa ilalim ni Presidente Duterte. Dr. Diaz, naka-mute po kayo. Sorry po. Susugan ko lang po ng konti yung kay Dr. Calairo, tama po 'yon. At siguro idagdag na rin natin yung bago yung ating sitwasyon ngayon sa ilalim ni Presidente Duterte na umiwas tayo hindi lang sa ilalim ng Amerika at napunta tayo at ibig sabihin nagbukas tayo ng ating pananaw at ang ating sistema sa Asia. Hindi lang sa China kundi sa Asia. At yun ang ating community. So, thank you. Ayun po. May nagtaas po ng kamay kanina si Mr. Royce Kalingal. May tinype ka ba sa chat box? Parang wala po ako nababasa. Paki-ano na lang. Yes, Royce. Naka-mute ka yata. Walang audio. Naka-mute ka. Royce? Teka lang po, may problema po yata sa audio ni Royce. May nagtataas po ng kamay. Arlene? Yes? Magandang umaga po po lahat. Good morning po. Meron lang po akong comment tungkol dun sa mga salaysay ni Dr. Calairo at maraming salamat po. Napakaganda yung timeline na inyong pinaliwanag. Kasi marami po sa Pilipino ay hindi tungkol dun sa mga vestiges ng colonial mentality. Maganda ba po yung aking signal? Opo, opo. Malinaw po. Kasi tungkol po doon sa isang konsepto na sinuri doon sa isang conference namin noon, natin pala noon, tungkol sa regionalism. Kasi sa tingin ko po, kahit na sabihin natin nakamit na natin ang ating kalayaan at ang patuloy ng paggawa ng gobyerno, hindi po natututukan yung konsepto ng pagmamahal sa Philippine-made, Philippine independence, our sense of freedom. Kaya hanggang ngayon, parang hati-hati pa rin tayo regionalism. Okay lang po yan ngayong panahon ng COVID kasi talagang dapat maghiwa-hiwalay. Pero sa tingin ko naman, nag-uumpisa na tayong tumulak doon sa panahon na minamahal natin lalo na yung mga Philippine-made, mga produktong Pilipino. At tingin ko, isa ito sa mga importanteng konsepto ng kalayaan na mahalin natin ang lahat ng mga bagay na Pilipino. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat po, Ms. Arlene. Pwede po masagot lang po. Sige po. Magandang umaga po sa Ma'am Arlene, Dr. Arlene, no? So, gusto ko lang po mag-comment, no, na yung pong regionalism, talaga po kasing embedded yan sa atin, no, sa kultura natin, at nakalagay yan kay Professor Agoncillo, unang-una, no, dun sa kanyang Philippine history, no, na ang daloy ng kasaysayan natin, ay titingnan natin yung epekto ng regionalism, no. So, ganun pa man, ho, may mga pagkakataon naman na tayo po ay nagkakaisa.
pag meron talagang mga national issues, no? Yun nga lang, sa aking palagay, meron kasi mga bansa na plural, no? Nagkakaisa sila, iba-ibang kultura, pero they follow a national perspective. Siguro yun ang dahilan kung bakit lumulutang yung konsepto ng federalism sa Pilipinas. Baka ma-accommodate yung ganung issue ng regionalism, no? Kasi alam natin, halimbawa, meron laban si Senator Pacquiao. Aba, di ba? Lahat pinakatutok, di ba? So, paano nangyayari yun? So, siguro kaya din natin gawin yun sa iba't ibang paraan, no? So, tingin ko lang national discipline, no, ang kailangan natin. At yun nga, ay mahalin mo bilang bansa, no? Kasi sabi nga ni nasirang Dr. Furonda, ang national concept ay isang myth nung panahon niya. Myth pa rin siya kasi ang hirap nga daw tawagin yung konteksto ng Pilipino, no? Pero dahil sa mga symbols natin ngayon na national, siguro at nakikita natin na hindi tayo pwedeng maging regional sa isang international context. Kailangan meron tayong national. So, yun ang dapat nating tingnan, yung pagtutulong-tulong sa isang national perspective. Yun lang po, salamat. Ayan po, si Royce Kalingal, nagtataas ulit ng kamay. Paki-raise na yung inyong tanong. Sige. Narinig po po? Oo, naririnig ka. Okay po. Salamat po, ma'am. Sir, magandang araw po. Ngayon po kasi, napapansin ko po sa karamihan sa atin, ang hilig natin sa K-pop, ang hilig natin sa iba't ibang mga impluensya na galing sa Korea, Taiwan, China at iba pa. Ang tanong ko po sa inyo, sir, despite na tayo naging malaya ngayon, ano po yung tugon ninyo tungkol sa tinatawag nating neo-colonialism? At paano natin babawasan yung mga ganong impluensya? Kasi kaliwat kanan, andam ko narinig na Korean, Chinese, iba pa. Kaya sa tingin ko, talaga bang malaya ba talaga tayo ideologically? So, salamat po dun sa tanong, no? Una-una, yung konsepto mo na neo-colonialism. Ano ba yung colonialism na tayo kasi naging colony, no? So, colony tayo dati ng Kastila, no? Then colony tayo ng Amerika, no? So, pag neo-colonialism, na sinasabi natin dito, yung independent tayo in form, no? But in essence, colony pa rin tayo ng Amerika. So, sa yun po natin tatawag na neo-colonialism, ito po ay referring to American colonialism mentality, no? Kaya yung pong sinasabi natin na sa ngayon ay nahihilig tayo sa K-pop, nahihilig tayo sa kung saan-saan, hindi na po yan na colonialism. Yan po ay independent in form na po yan, at maaaring masabi natin na yan ay fashion, fad, no? O maaaring yan ay pagkagusto na lamang entertainment, no? Kasi siguro hindi natin siya maikakahon sa isang neo-colonial. Ang pwede nating sabihin, pagkagusto sa siguro mga foreign element, no? Pero yun nga, dapat nating palakasin, no? Usually naman kasi halimbawa sa, let's say, malabanggit nyo K-pop, para doon sa mga nanonood ng K-pop, kasi nanonood din po minsan ako niyan, eh. Usually po mga love story, no? So, at ang kahaba-haba talaga ng mga antagal, no? So, sa tingin ko, entertainment po siya, hindi po siya yung nationalism, eh. No? Siguro, although pwede naman tayo maging eclectic, no? Pwede tayo maging eclectic. Ano yung mga magagandang bagay doon, pwede natin gamitin para sa atin, no? Pero sa tingin ko, yun pa rin yung pangunahing problem natin, eh. Yung pagkakaisa bilang Pilipino. Kasi it's really a myth, no? Kinakailangan yung taga Mindanao, no, maka-identify sa Luzon at Visayas, at yung taga Luzon at Visayas maka-identify sa Mindanao as one. Kaya malaking bagay po ang mga national agencies diyan na nagpapaliwanag ng Pilipino sa iba't ibang regions. Salamat po. Ayan, sir, babasahin lang po itong tanong ni Sir Loreto Pinelo dito sa chat box. Bago po ito, may insight siya na sabi niya, wait lang po. Okay.
Sabi niya, for me, one of the ways to change the colonial mentality of the Filipinos is through education. Tapos meron po siyang tanong, pero paano po natin magagawa ng ating edukasyon ay makakatulong sa pagbuo ng makapilipinong kamalayan, nationalist consciousness? So, maraming salamat po. Totoo po, magandang tanong po yan, mahirap po yung sagutin. No? Kasi it's really a process. No? Kasi una-una, we have really to define, no, magkaisa tayo doon sa pagbubuo ng konseptong Pilipino, no? At nakakalungkot na hanggang ngayon, no, 2020 na ay parang problema pa rin siya, no? Kasi hindi pa rin talaga siya ma-define, kasi halimbawa mga tiga Bindana, para bang kasama na ba talaga kami, no? Parang ganoon. So ang challenge po sa atin ay una ay it should be inclusive, no? Dapat dun sa ating mga content inclusive po to, from Luzon to Mindanao. Ano ibig sabihin noon? Kailangan accessible. Halimbawa katulad ngayon, yung ating internet na tayo ba ay nakakarating hanggang sa Mindanao, no? Yung mga ganun na meron ba tayong stable connections, no? So pag nabuo mo na yung content, ang susunod na tama, ang susunod po diyan ay education. We have to include it in our curriculum at ma-internalize ng mga Pilipino. Tama po yun, yung comment po. Salamat po. Basahin ko lang po itong insight ni Sir Philip Malyari. Ito na po yung huli para sa inyong lektura, Sir Calairo. Nationalism, economic, political, and cultural must be emphasized on all subjects. Until this day, Pinoys are still unsure of their identity. Globalization will work for us if we use the best practices of other countries for our own interest. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa pangalawang tagapagsalita. Okay po. Ang ating ikalawang tagapagsalita ay magbabahagi ng kanyang lituwa, pinamagatang ang kasarinlan ng Pilipinas bilang isyung political sa kampanya ng halalang pangpanguluhan ng 1935. Inihatid ko po sa inyo ang ating ikalawang tagapagsalita, Dr. Roderick Cabar, Professor of History, University of the Philippines, Los Baños. Stop sharing. Wait. Nakita niya. Okay. Nakikita niyo na po ba yung aking presentation, ma'am? Yes, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mainit at makabuluhan na pagbati sa lahat ng narito ngayon para dun sa ating paggunita para sa Araw ng Kalayaan. Ang akin pong paksa ay may pamagat, o ang aking presentasyon ay may pamagat na ang kasarinlan ng Pilipinas bilang isyong politikal sa kampanya ng halalang pampanguluhan ng 1935. Ito po ay nanggaling sa isang maikling research ko noong 2018 at naipresenta ko sa naganap na Aguinaldo at 150 International Conference noong 1998. Ito rin po ay paksa ng aking nagawang project kasama ang Cavite Studies Center. Sa akin pong presentasyon ay wala po akong intensyon na pagsabungin, kung yun yung tamang termino, na wala po akong intensyon na pagsabungin ang nakikita nyo ngayon sa title slide ng aking presentation, si Senator Quezon at saka si General Aguinaldo. Sa katunayan, pareho naman po natin silang turing ng mga bayani para doon sa pagkakamit natin ng kasarinlan o ng kalayaan ng bansa. Ang sabi nga po ni Dr. Calairo ay heroes all. Lahat naman ay mga bayani. Pero bakit kailangan nating talakayin yung ganitong mga kontrobersyal na mga paksa, sapagkat gusto nating ipakita kung ano po yung dinamismo, yung dynamism na, yung political dynamism. Ano po ba yung dinamiko ng politika doon sa panahon na humahakbang yung Pilipinas para sa kasarinlan ng bansa? Gusto ko rin pong, bago ko simulan, gusto ko rin pong bigyang diin kung
ano ba yung general o pangkalahatang trato ng kasaysayan o ng historiografiyang Pilipino sa dalawang pangunahing aktor ng kasaysayan para sa kasarinlan ng Pilipinas? Sa akin pong tinapos na disertasyon noong 2015 ay malaliman kong pinag-aralan ang talambuhay ni Senator Quezon at makikita yung pangkalahatang mabait na trato ng kasaysayan sa kanya habang hindi naman gaanong nagiging mabait yung trato ng kasaysayan sa General Emilio Aguinaldo. Sisimulan ko po yung... saglit lang po, nagkamali ako ng pindot. Ayan, sisimulan ko po yung pagtalakay dun sa aking presentasyon tungkol sa ilang mga batas pangkalayaan na ipinasa para magkaroon ng tuluyang kalayaan ang Pilipinas. Halimbawa, yung Batas Jones noong 1916, yung Batas HHC noong 1933, yung Batas TMD or Tidings McDuffie Act noong 1934. Bibigyan din ko yung batas TMD sapagkat sa batas na ito noong 1934, partikular na nakalagay doon sa mga probisyon nito yung pagkakaroon dapat ng saligang batas ng Pilipinas. Ito ang pangalawang saligang batas ng Pilipinas pagkatapos ng saligang batas na nagawa sa Malolos. So magkakaroon po ng kumbensyong konstitusyonal noong 1934 at kalaunan ay ipapasa yung saligang batas nga ng Pilipinas sa ilalim ng mga Amerikano. Kabilang sa detalye ng Tidings McDuffie Act ng 1934, ang pagkakaroon ng halalang pampanguluhan. Ito po yung kauna-unahang halalan sa ganitong uri at lawak sa buong Pilipinas. At ito ay itinakda noong ika-17 ng Setyembre 1935. Apat po yung papasok at sasabak sa halalan. Apat yung lalaban para sa pagiging pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Una ay si Senator Quezon, siya ay pangulo ng Senado mula 1916 hanggang 1935. Ang General Emilio Aguinaldo na dating pangulo ng Unang Republika mula 1898 hanggang 1901, si Monsenyor Gregorio Aglipay, siya po yung obispo maksimo ng Iglesia Filipina Independiente ng mga panahon na yan, at isang ginoong Pascual Racuyal, isang mekaniko mula sa Cebu. Ang limitasyon po ng aking presentasyon ay tututok lamang ito doon sa mga political issues, mga isyong political. Bagamat meron pong mga economic issues na natalakay sa panahon ng kampanya, ay magtutuon ako sa isyong political. At pag pinag-usapan ng isyong political, pangunahin sa mga political issues dito ay yung usapin ng kasarinlan. Ito po yung, dito po umikot yung mga usapin tungkol sa politika na naging topic or paksa doon sa kampanya, particular ni Aguinaldo at ni Quezon. Makikita nyo po doon sa slide ay merong isang political cartoon pinamagatang Balugbugan. Si Aguinaldo laban kay Quezon, nasa kanan naman yung ilan sa kanilang mga campaign materials. Sa panig ni Senator Quezon, ginamit niya ang issue ng kalayaan ng kasarinlan para doon sa kanyang mga kampanya bago ang September 17, 1935 presidential election. Binigyang din po niya sa maraming mga talumpati niya sa harap ng mga iba't ibang crowd sa iba't ibang kanayunan yung tagumpay ng partido niya, yung Partido Nasyonalista, lalong-lalo na doon sa pag-uwi nila ng Batas HHC at Batas TMD. Nandun po sa kanan, sa kaliwa, sa taas, yung grupo ng Osrocks Mission, si Osmeña at si Rojas, nung maipasa yung controversial na Hair Hose Cutting Act. Nasa baba naman sa kaliwa yung pagpirma sa Tidings McDuffie Act. So doon po sa marami sa mga kampanya kung saan nilibot ng Partido Nasyonalista ang maraming
lugar sa Pilipinas para mangampanya sa mga botanteng Pilipino, laging binibigyang diin ni Senator Quezon ang napakalaking papel ng Partido Nacionalista nga doon sa pag-uwi ng dalawang pangunahing batas na to. Sin na merong ilang mga erasure or merong ilang mga omissions kung saan hindi binabanggit na lalong-lalo na yung batas HHC ay naging dahilan ng napakalaking away sa pagitan ng tatlong individual na nasa kanan ng aking slide, si Osmeña, si Quezon at saka si Rojas. Maliban po sa pagbibigay diin doon sa naging role ng Partido Nacionalista para magkaroon ng kasarinlan sa Pilipinas, ginamit din ng kampo ni Senator Quezon yung muling pagbuhay sa mga multo ni na Andres Bonifacio at General Luna. Alam po natin, hindi na sikreto sa atin na naging isang malaking issue laban kay General Aguinaldo yung mga akusasyon na siya yung nasa likod sa pagpatay kay Andres Bonifacio at kay General Luna. So, sa marami po sa mga kampanya ni Senator Quezon ay binibigyang diin niya na hindi nyo dapat iboto si Aguinaldo dahil siya ang nagpapatay kay Bonifacio at kay Luna. Sa katunayan, marami sa kanya mga kampanya sa kanayunan ay nagparada siya ng isang set ng kalansay na sinasabi niya na ito daw yung kalansay ni Andres Bonifacio para bigyang diin nga na kasalanan ni General Aguinaldo ang pagkamatay ng Supremo ng Katipunan. Ganun din, nagpatawag din siya or nag-organize din ang tagapangulo ng Senado noong 1922. Mahalaga po ang 1922 sapagkat sa panahon na to ay merong hidwaan na naganap sa pagitan ni Quezon at ni General Governor General Leonard Wood. Sa panahon na to ay kumampi si General Aguinaldo kay General Governor Wood kung kaya't nagkaroon sila ng away ni Senador Quezon. Dahil dito, nagpatawag at nag-organize ng isang Senate investigation ang Senado sa ilalim ni Quezon para buksan at para isapubliko yung kanilang investigasyon sa di umano ay papel nga ni General Aguinaldo sa pagkamatay ni Bonifacio at Luna. No, ito ay nangyari noong 1922. Pagsapit ng 1935 ay muli nila itong bubuhayin, muling magkakandak ng Senate investigation para sa pagkamatay ni Bonifacio at ni Luna. At ito ay isa sa publiko. Sa maging si Senator Sergio Osmeña ang vice presidential candidate ng Partido Nacionalista ay sumali doon sa debate tungkol kay Bonifacio at kay Luna sapagkat doon sa kanyang acceptance speech noong July 1935 nung tinanggap niya yung kanyang kandidatura, binigyang diin niya yung partisipasyon di umano ni General Aguinaldo sa pagkamatay nga ni Andres Bonifacio at ni Antonio Luna. Sinabi niya na isinuko ng dalawang beses ni General Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas, una sa pagpasok niya sa biyak na bato sa mga Espanyol at yung pagsuko niya sa digmaan laban sa mga Amerikano. Maging si mismong Senador Quezon ay gumamit din ng ilang mga detalye tungkol sa kasarinlan ng Pilipinas para sirain yung kandidatura ni General Aguinaldo. Halimbawa, noong 1922, ang sabi po niya or tinagurian po niya yung mga miyembro ng Asociacion de los Veteranos de la Revolucion na sinabi niya na itong mga miyembro na kasama ni Aguinaldo ay hindi naman totoong nakaamoy ng pulbura. So hindi daw talaga sila lumaban ng direkta doon sa digmaan. At sumali lang daw sila di umano sa asosasyon para makakuha ng posisyon sa gobyerno sa pamamagitan ni General Wood.
So yung konteksto po nito ay yung away nila ni Quezon. So sa ganyang mga tema, sa ganyang mga paksa, ginamit yung issue ng kasarinlan at kung paano siya naging isang isyung politikal sa panig ni Senador Quezon. Sa panig naman po ni General Aguinaldo, ano naman po yung paano naman po niya ginamit or paano niya binigyang diin ang issue ng kasarinlan ng Pilipinas doon sa kanyang mga kampanya. In fairness kay General Aguinaldo, bagamat nabanggit ko nga na hindi gaano mabait yung trato ng kasaysayan sa kanya, lalong-lalo na sa usapin ng kalayaan, 1904 pa lang po ay matagal nang binibigyang diin ni General Aguinaldo na dapat ay maikli, magkaroon ng isang maaga, immediate independence ang Pilipinas mula sa kamay ng mga Amerikano. Noong December 1904, meron ako nakitang talumpati niya kung saan binibigyang diin niya na kailangan ay mabigyan na kaagad ng agaran, ng immediate independence ang Pilipinas. At doon sa kanyang isang talumpati sa Iloilo noong 1935 ay binanggit niya na 1904 pa lang ay nais na niya ng isang agarang kasarinlan para sa Pilipinas. Pagsapit po ng 1933 ay tututol si General Aguinaldo sa controversial na batas HHC. Particular doon sa provision ng HHC na magkaroon ng 10 taon na transition period o yung tatawagin kalaunan bilang pamahalaang Commonwealth. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nilabanan ni General Aguinaldo ang HHC ay dahil nga para sa kanya napakahaba ng transition period na 10 taon. Sa katunayan, noong 1933, ay nais na niyang paikliin ito sa 2 taon. So kung 1935 magsisimula ang pamahalaang Commonwealth, dapat 1937 para sa kanya ay malaya na or nagsasarili na ang Pilipinas. Muli, binigyang diin niya ito sa isang talumpati naman niya sa harap ng mga Kabitenyo noong 1935. Pagsapit po ng 1935 mismo, ay muli siyang nanawagan doon sa kanyang mga kampanya, ilan sa mga nasaliksik ko ay yung mga talumpati niya sa Batangas, yung talumpati niya sa Malate, Maynila, ay muli niyang inuulit-ulit yung dapat maging 2 taon lamang yung nakatakdang 10 taong transisyon. So, malinaw po na ayon sa mga tala ng kasaysayan, nasa simula pa lamang si General Aguinaldo ay para sa immediate, para sa agarang kasarinlan. Sa katunayan, natapos na po ang halalang pampanguluhan noong 1935, pagsapit ng 1936 at ng 1939, ay ito pa rin yung laman ng mga talumpati ni General Aguinaldo doon sa iilang mga paglabas niya sa publiko. Inuulit-ulit niya na kailangan ay mapaikli ang transisyon at maibigay na kaagad ang kasarinlan sa Pilipinas. Makikita niyo po yung 2 kinuha ko na mula doon sa mga pahayagan na aking nabasa, November 13 and December 11, dito ay pinagdidiinan ni General Aguinaldo na importante para sa mga Pilipino ang agarang kasarinlan at mas maikli na panahon ng transisyon. Dito po nagsumentro yung pangangampan niya ni General Aguinaldo at yung kasama niya, yung kanyang campaign manager, si dating kinatawan Emiliano Tria Tirona. So yan po yung naging focus ng kanilang mga campaign speeches noong 1935. Bilang tugon doon sa ipinalabas ng kampo ni Quezon na hindi naman di umano totoo na ang kampo ni Aguinaldo ay para sa agarang kasarinlan, binigyang punto ni General Aguinaldo sa isang talumpati niya sa Cavite, Cavite,
yung kabalintunaan ng agaran, absoluto at lubusang kasarinlan o yung immediate, absolute and complete independence na posturang politikal ni Senator Quezon. Particular po sa isiniwalat ni General Aguinaldo at ni dating kinatawan Triaterona, yung kabalintunaan, yung irony ng tindig politikal ni Senator Quezon noong siya ay resident commissioner pa lamang noong 1916. Particular dito yung tungkol sa kanyang paninindigan hinggil sa Batas Jones. Doon po sa kanyang talumpati, campaign speech niya, ay binanggit ni General Aguinaldo na palihim na kinontra ni Senador Quezon ang tatlong taon na transition period na originally ay nasa provision ng Batas Jones or ng Jones Act. Sa halip na gawing tatlong taon, sa katunayan ay isinulong pa nga, ayon kay General Aguinaldo, isinulong pa nga ni Resident Commissioner Quezon na sa halip na maging tatlong taon lamang yung transisyon sa Pilipinas, ay gawin itong 25 years. Ang mga bagay na to, ayon kay kinatawan Triaterona, ay inilihim ng kampo ni Quezon, pero ito nga ay isiniwalat niya nila sa kanilang talumpati, sa kanilang campaign speech doon sa Cavite, Cavite pagsapit ng August 1935. So ilan po yan doon sa mga kontrobersyal na mga detalye na naisiwalat o nabunyag sa panahon ng kampanya. Dito naman po sa kaliwa ng slide na to ay makikita nyo yung larawan ng isang burador or draft ng Jones Bill. Mapapansin nyo po dun sa larawan ay may mga parting binura at merong ilang revisions. Ayon po kay Severino Daba, si Severino Daba ay miyembro ng Kilusang Sakdalista na by the way ay sumuporta naman sa kandidatura ni Obispo Aglipay noong 1935. Palihim na ni-revise ni Senador ni Resident Commissioner Quezon yung ilan sa mga provision ng draft ng Jones Bill para mabura particularly yung issue ng neutralization doon sa nasabing panukalang batas. So ito po yung mga detalye na sa mahabang panahon ay hindi nababanggit sa publiko pero dahil sa kampanya ng halalan ng 1935 ay naungkat at nasiwalat, partikular yung binabanggit na madalas na double dealing. Ito po yung term na ginamit ni Claro M. Recto para ilarawan kung paano yung posturang politikal ni Resident Commissioner at kalaunan ay Senador Quezon. Kung titignan ng mas malalim po kasi ang talambuhay ni Manuel Quezon, ay mapapansin talaga na maraming mga insidente ng double dealing siyang ginawa sa panahon na siya ang nasa itaas ng lehislaturang Pilipino bago ang 1935. So yung mga ganito pong klase ng mga kontrobersyal na mga detalye ay lumabas sa panahon ng kampanya. At mapapansin, makikita na talagang naging isang mainit na political issue ang tungkol sa independence or pagsasarili, kasarinlan ng Pilipinas. Sapagkat limitado lang po yung oras at palagay ko'y nag-exceed na ako sa 15 minutes, ito po yung magiging resulta ng halalan ng 1935 kung saan ay mananalo si Senator at magiging President Manuel Quezon. Nakakuha siya ng 68% ng kabuuang boto kumpara doon sa mga botong nakuha ng kanyang mga katunggali. So ibig pong sabihin, doon sa napakainit na halala kampanya ng halalang pampanguluhan ng 1935, magtatapos to sa ganitong klase ng resulta. Mananalo si Manuel Quezon. Ito po yung ilan sa mga larawan pagkaraan ng
1935 presidential election, ito po sa kaliwa, si General Aguinaldo kasama si Pangulong Ramon Magsaysay noong September 1956 para gunitain ang ika-58 na anibersaryo ng Kongreso ng Malolos. Yung nasa kanan naman ay larawan kung saan makikita si General Aguinaldo kasama ang Pangulong Diosdado Macapagal para gunitain naman ang Araw ng Kasarinlan noong panahon na yan, noong June 12, 1962. So bilang pagtatapos, isa pong naging mainit na isyong politikal ang tungkol sa kasarinlan o kalayaan ng Pilipinas, at makikita natin kung paano ginamit na magkakabilang kampo ang isyo ng kasarinlan para sa kanilang sariling kampanya. At ito nga yung ipinakikita ng mga historical sources kung paano nagamit or paano na naging kasangkapan, kung paano naging instrumento ang isyo ng kasarinlan. So yun lamang po. Maraming salamat at mabuhay ang ating kasarinlan. Maraming salamat po, Dr. Roderick Habar, para sa inyong pagbabahagi ng inyong lektura. Ngayon po ay dadako na po tayo sa malayang talakayan para sa inyong mga katanungan. Kanina po ay nagtataas na ng kamay si Dr. Malyari. Sir Philip? Sir Philip? Po, nawala yata si Sir Malyari. Later na lang ako. Later na lang. Later na lang. Oo, oh, okay. Thank you. Okay. Sino pa ba? Yung ano iba? Sa webinar to. Wait lang po ah. Si Miss Ana Lu Castro. Yes, Dr. Diaz po. Pwede po ba? Ah, okay po, Dr. Diaz. Sorry po. Congratulations, Dr. Habar. Yung 1935 election na yan, hindi natin masyadong alam at hindi natin napapag-usapan. No? At mahaba ang shall we say, legacy niyan hanggang ngayon. Tama po ang sabi niyo na masyadong unfair ang ating kasaysayan kay General Aguinaldo, kay President Aguinaldo. As compared doon sa nangyari kay Quezon. Pinag-aaralan po namin ang kasaysayan ng Mindoro at alam nyo naman na yung si may isang insidente dyan sa Mindoro na napaka-controversial nung panahon na ang dating fiscal ay si Quezon. Hindi yun nabanggit. Siguro, magandang malaman din natin kung ano ba talaga at talaga ang mga nangyari dito sa ating mga bayani na to, no? Hindi lang naman sila mga sabi nga mga nasa pedestal kundi mga tao. Pero ang epekto hanggang ngayon kung tutuusin natin, itong si Presidente Quezon ay may isang probinsya at isang actually capital ng Philippines na city na napangalan sa kanya. At yung monumento niya, mas malaki pa sa monumento ni Rizal. Ang naibigay siguro doon sa ating liberator ay isang highway, Aguinaldo Highway, at isang bayan, isang maliit na bayan na hanggang ngayon ay pinagtatalunan kung dapat bang Bailen or Emilio Aguinaldo. No? So siguro, to be fair, magtulungan natin na maging fair naman ang kasaysayan sa kanya. Salamat po. Tama po yan, Dr. Diaz. Salamat po muli tayo nagkita nung huli pa tayo nakapag-usap sa GSIS Museum. Anyway, tama po yan. Tama rin po kayo tungkol doon sa controversial na naging papel ni dating Pangulong Manuel Quezon sa Mindoro dahil bago po siya naging kinatawan ng Tayabas, hindi ako nagkakamali, ay noong 1907, ay naging piskal
Naging piskal po kasi si President Quezon sa Mindoro. At may mga controversial nga pong pangyayari doon na siguro hindi ko na muna babanggitin dahil hindi naman bahagi nitong aking presentasyon. Pero tama po kayo na kapansin-pansin po kasi na relatively or in general talaga ay napakabait ng kasaysayan, yung trato ng kasaysayan para kay Quezon. Iilan siguro yung nakakaalam noong mga bagay na omitted or erased doon sa kasaysayan tungkol sa kanya, lalong-lalo na nga dito sa controversial na usapin ng kasarinlan ng Pilipinas, lalong-lalo na yung kanyang double dealing. Kung babasahin po kasi ng buo yung maraming mga talambuhay niya, ay mukhang nakatulong ng malaki sa pag-angat niya politically mula sa pagiging piskal hanggang maging pangulo ng Commonwealth, yung kanyang pabago-bago, yung kanyang inconsistency ng paninindigan. So, yun din po siguro yung hamon sa atin bilang mga historiador, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng Cavite Historical Society, na magbigay po siguro tayo ng dagdag na effort para i-highlight kasi hindi po talaga nababasa din, hindi pa rin naisa sa publiko na napakalaki ng napaka-consistent ni General Aguinaldo pagdating sa immediate independence ng Pilipinas. Ako man, bago ko sinimulan yung book project ko with the Cavite Studies Center, ay hindi ko din alam na kumpara kay Quezon ay mas consistent talaga, malayong mas consistent si General Aguinaldo para sa immediate independence ng Pilipinas. Salamat po. Meron pa po bang ibang magtatanong? Sir Philip, okay ka na? Pwede ka na magtanong? Arlene. Yes po. Nagtataas po kayo ng kamay. Maraming salamat po. Opo. Sa inyong lektura. Dapat naman po talagang kilalanin ang mga naging accomplishments ni dating Presidente Manuel Luis Quezon. Kasi sa historia po ng Pilipinas, at lalong-lalo na ng panahon ng pananakop ng Amerikano, ay marami siyang naging papel. Yung mga pagka-commissioner niya, pagka-representante sa Philippine Assembly. Hindi nga lang po natin mabibigyan ng proper accolade yung kanyang pagtatapos ng pagkapangulo kasi namatay kaagad siya. Pero ang ibig ko po sabihin, sapat na po yung naging parangal para sa kanya. Dahil marami na nga pong naipangalan na mga establishmento at mga infrastructure na lang. Even in education, marami pong mga paaralan na pinangalan sa kanya. Pero isa lang po sana ang gusto kong ikomento na paborito talaga siya ng mga Amerikano. Katulad ng ating mahal na Jose Rizal na alam ko pinili siya ng Amerikano na para maging national hero natin dahil ano siyang, isa siyang reformist at pacifist. Hindi siya guerrero. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, ma'am, doon sa inyong komento. Tama po kayo na dapat talagang kilalanin naman yung papel. Nasa magkakaibang level man, ay dapat kilalanin yung papel ng ating mga bayani. Uulitin ko lang po yung naging panimula ko kanina. Ang sabi nga po ni Dr. Calairo, dapat heroes all. Tignan natin yung kolektibong contributions nitong ating mga bayani. Gaya rin po nung sinabi ni Dr. Diaz kanina na hindi naman talaga mga Diyos at nasa pedestal yung ating mga bayani, kundi tao rin lamang sila. Pero ma-importante din po kasi natignan yung ganito mga klase ng mga controversial na paksa para mas maunawaan natin yung landscape, yung political landscape ng mga panahon na to, at para mas maunawaan natin yung political dynamism nung panahon na ang Republika ng Pilipinas ay humahakbang
ng paunti-unti papunta doon sa direksyon ng independence ng kasarinlan ng Pilipinas pagsapit ng 1946. Salamat po. Ito na po yung panghuli kay Dr. Calairo, nagtataas po siya ng kamay. Ano lang po, komento lang, no? Gusto kong likutin lang yung ating isip doon sa daloy ng kasaysayan tungkol kay President Quezon. Kasi si Emilio Donald, alam natin, naglaban, di ba? From 1896 to 1898, then tuloy 1899 hanggang 1901 nung siya ay matakid sa Palanan. So, hindi siya kinilalang pangulo. Kaya nga, ng mga Amerikano, kaya wala siya doon sa timeline ng Amerika, nasa timeline siya ng Filipino. Ayun, kung titignan natin, kung iaambing natin, nung naganap na yung titles sa Magdafilo, di pa po ba yan ay, tama po ba, ito ay isang autonomous government? Ito ay internal affairs sa Pilipinas, pero external affairs sa Amerika. Yun ang karaniwang tayo, narrative eh. At nagkaroon tayo ng saligang batas ng 1935 para doon sa 10-year transition period. So, but basically, ang independence natin, batay sa timeline ng Amerikano, ibigay siya ng 1946. So, ngayon, ang tanong ko, paano tayo nagkaroon ng presidente noong 1935? So, sabihin natin na ito po kasi ay ipinadhana ng 1935 Constitution ng pagkaroon tayo ng Pangulo. Pero anong klaseng Pangulo yung binibigay ng 1935? Eh, ito ay autonomous government lang. So, siguro, pagdating sa full-fledged republic, no, ay hindi sa aking palagay lang po ito, ha, hindi naging Pangulo si Quezon. No? Siya ay Pangulo ng Commonwealth. Pero yung at sa evolution ng gobyerno natin. Pero dun sa bilang isang republika ay hindi po sa aking palagay lang ano hindi ano dapat pinagmumuni-munian din yung bagay na yon, no. Si Aguinaldo kaya siya kumandidato kasi naniniwala siya dun sa sistema, no. Pero titingnan natin, parang colonial historiography pa rin yun, eh, no? Yung sinusunod natin kung ang kinikilala natin ay gano'n, ano, na ang uro si Quezon ng Commonwealth Government, na ang Commonwealth Government ay under ng colonial government na nawala lamang noong 1946. Yun lamang po. Salamat po. Tama po kayo, sir. American-sponsored po talaga kasi yung presidency ni Senator Quezon. So, doon po sa punto na yung kanyang panguluhan ay naganap sa ilalim ng mga Amerikano, ay tama po yun. Sa katunayan, yung pagpapatakbo niya mula 1935 hanggang 1945 dapat, dahil ito ay 10 taong transition nga, pero dahil sa Japanese interregnum, dahil doon sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi magaganap yung 1945, kaya umabot na hanggang 1946. Pero tama po kayo na nasa ilalim ng otonomiya ng mga Amerikano yung pagpapatakbo ni Pangulong Quezon ng kanyang Commonwealth Government. Dagdag lang po, kasi kung otonomiya nga, katulad ngayon, tingnan ninyo, no, ang Australia ba may presidente? Meron siya, prime minister, no? Ang head pa rin ay nasa, ano, no? Ang Canada, ganun din. So, ang point lang ay, siguro hindi dapat presidente ang title, parang governor general pa rin, no? Diba? Yun lang po, ano, pagmunimunian po natin. Yun lang po, salamat po. Dr. Habar, meron pong tanong dito sa chat box galing kay Ma'am May Mojica. May pag-uulit po ba ang kasaysayan sa kasalukuyan o may bakas pa rin po ba ng epekto ng political landscape sa naunang panahon ito sa kasalukuyang political na kalagayan? Medyo controversial po yata yung tanong. Pero sige po, sasagutin ko. Sa tingin ko po ay hindi talaga nawala yung role ng personal na political motives doon sa mga direksyon na pinuntahan ng magkakasunod na mga presidency, lalong-lalo na after ng pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung babalikan po natin ang mabilisan yung panguluhan ni Quezon at kung paano siya umabot doon sa kanyang sariling presidency, mapapansin talaga na
or pwedeng i-highlight talaga sa historical narrative na nag-prosper or lumakas yung tsansa ni Senator Quezon dahil dun sa pagsusulong niya sa maraming pagkakataon ng kanyang mga personal na motibong politikal. At ito din yung nagiging batayan, kalaunan ng mga pambansang polisiya. So, ang ibig ko pong sabihin, babalikan ko yung term ni Senator Claro M. Recto na double dealing, yung pabago-bago na paninindigan sa politika, yung pabor sa ganito ngayon, laban sa ganito nga kalaunan, ay hindi na talaga bago hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Hindi na po ako magbibigay ng detalye sa kasalukuyan dahil palagay ko'y alam naman natin dahil saksi tayo sa kasalukuyang administrasyon hanggang dun sa mga sinundan din niya, ay basta ang tanging sagot ko lang siguro ay litaw na litaw yung pag-dominate ng mga politika, individual political motives ng mga pangulo na kalaunan, ironically, ay nagiging pambansang polisiya nga sa pagpapatakbo ng bansa. Ayun po. Sir, ito, totoo na itong panghuli ha. Meron po kasing isang naghumabol, nagtaas ng kamay, si Jesus Medina. Yes po. Magandang umaga sa inyong lahat. Narinig ba ako? Yes, sir. Yes, narinig sir. Po, yes, sir. Dr. Javar, congratulations sa iyong lektura. May lang akong naisip na tanong. Since lumalabas sa lektura mo na nalihado si Pangulong Aguinaldo doon sa mga sa nangyari diba sa ating sa kasaysayan bilang bagong bagong writer in residence ng Cavite Studies Center, ano ang mga plano mong gawin upang isulong ang pangalan ni Milo Aguinaldo sa kasaysayan? Maraming salamat. Ayan po. Sa kasalukuyan ay meron kaya po ako naging writer in residence ng Cavite Studies Center ay meron po kasi akong book project kasama ang CSC. Ito po yung pagsulat ko ng institutional history ng presidential election ng 1935. Gaya nung nabanggit ko kanina, ito ay isang napakaikling papel na isinulat ko pa noong 2018, tapos iprinisenta ko sa Aguinaldo at 150 International Conference noong 2019 at ito nga ay itinatapos ko na siya bilang isang aklat. So dun po sa tanong nyo na ano ba yung magiging contribution ko sa historiografiyang Pilipino para maipakita yung papel ni General Aguinaldo noong 1935 presidential election. Na by the way, ay ilan sa mga list na natatalakay na yugto ng kasaysayan sa kasaysayan sa ilalim ni General Aguinaldo. Ito po siguro yung magiging contribution ko. Hopefully ay maisaaklat sa mga susunod na panahon. Ako man ay nagulat din doon sa mga detalye na unti-unti kong nakikita habang ako ay gumagawa ng aking book project. Marami akong hindi alam tungkol sa 1935 election dati na habang nakakakita ako ng mga sources, ganito pala yung nangyari at ito po pala yung naging role ni General Aguinaldo at ito pala yung naging sitwasyon niya sa harap ng ng tinatawag ko sa aklat bilang politikang Quezon. So, ayun po. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Dr. Roderick Habar. Ngayon po, itadako na tayo sa ating pangatlong tagapagsalita. Okay, ang ating pangatlong tagapagsalita at magbabahagi ng kanyang lekturang pinamagatang Ang Sandigan ng Kalayaan at Ang Hamon ng Pandemya ay ihahatid sa atin ng Direktor ng Cavite Studies Center, Dr. Palmo R. Iya. Maraming salamat, Ma'am Lieno. Thank you po. Magandang araw po mga mahal kong kapatid at mga kababayan. Nakikita niyo ang paksang ibabahagi ko sa inyo, pinamagatang Ang Sandigan ng Kalayaan at Ang Hamon dito ng Pandemya. Siguro marahil ang ilan sa atin dito ay magtatanong, bakit kailang ipagdiwang
o bakit kailangang ginitin pa ang Araw ng Kalayaan sa panahong ito ng pandemya? Na alam natin, marami ang nawawala ng trabaho, marami ang naghihirap, maraming nagugutom, nagkakasakit, at ang masaklap sa lahat, may mga nasasawi. Dapat nga bang magdiwang sa ating kalayaan o magluksa sa ating nararanasang abnormal na kalagayan? Ang aking direktang sagot dyan ay, opo, kailangang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa kabila ng krisis na ating nararanasan dahil ito ang karawan ng ating inang bayan, ng ating bansa. No? So ang akto ng pagdiriwang o paggunita sa karawan ng ating inang bayan ay isang kapahayagan ng ating pagkilala at paggalang sa ating mga magulang na nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. At sa panahon ito ng krisis, no, higit pa nating kailangan ang inspirasyon ng ating mga dakilang ninuno at bayani na nag-iwan ng mga aral at halimbawa kung paano harapin ang mga hamon ng abnormal na buhay. So, hinati ko sa tatlong bahagi ang aking presentasyon ngayon. Una, ang sandigan ng kalayaan na pinasadahan na ni Dr. Calairo kanina. At yung ikalawa, yung hamon dito ng pandemya, no? Hinahamon ng pandemya ang ating kalayaan at ang aking maiksing konklusyon. So, unahin natin yung unang bahagi. Sa unang bahagi ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino o yung Philippine Independence Act of June 12, 1898, inilahad dito, no, ang mga dahilan kung bakit nagdeklara ng kalayaan o kasarinlan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Oh, ang dahilan pala ay dahil sa pagmamalabis, pang-aabuso, kalupitan at pang-alipin ng mga dayuhang Espanyol. Kaya tayo ay napilitang maghimagsik, no? At nakipaglaban para sa ating kalayaan. So salamat sa ating mga dakilang ninunong kumilos na sa panahon yan. Yan ang isa sa pangunahing intro ng ating Act of Independence. Tapos, sa bandang dulo ng akta, binigyang halaga ng mga revolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ng Pangulong Emilio Aguinaldo ang papel ng katipunan. Nababasa niyo yung katipunan sa revolusyon, no? Ang laki ng papel ng katipunan sa revolusyon at sa paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng ano, ng paggawa ng bandila, no? Banner, na kung saan ang sagisag mismo ng katipunan ay nailagay. Saan dito ang sagisag ng katipunan? Ito. Itong puting tatsulok na ito, no? O puting triangle, ito yung sumisimbolo sa katipunan dahil sa sandugo ang ginawa ng mga anak ng bayan. Kaya na-inspire, no? Nagbigay ito ng inspirasyon sa masa na maghimagsik. Kaya kung ganun, no, mainam na ating suriin ang sandigan ng kalayaan. Yan ang una kong paksa eh. O ang una kong tatalakayin, no, unang bahagi. Ano ang sandigan ng kalayaan batay sa prinsipyo mismo ng mga katipunero at revolusyonaryo, no? So tandaan natin, sa katipunan, humugot sila ng kaalamang bayan, no? Kanina, may tanong si Dr. Abelia, paano maging ganap na Pilipino? Kailangan alam natin yung ating katutubong kalinangan. May kaalamang bayan tayo, tinatawag sa English na indigenous knowledge, no? Sa katipunan, ang konsepto pala ng kalayaan ay nakasandig sa dalawa pang katutubong konsepto. Ano-ano mga yan? Kaginawaan at kabutihang loob. No? So ito pala yung sandigan ng kalayaan sa ating mga dakilang bayani. Unahin natin yung konsepto ng kaginawaan. Sa iba't ibang etnolinguistikong grupo sa Pilipinas, ang ginhawa ay tinuturing na bahagi ng tao na may kinalaman saan? Una sa kalusugan. Sunod, sa mabuting pakiramdam at mabuting pamumuhay. Ang konsepto ng kalayaan bilang konsepto ng kaginhawaan ay walang iba kundi ang kabuuang kagalingan ng tao, no? Na ang tao ay nabubuhay sa isang tila perpektong lipunan, isang malaparaisong bayan na batbat ng kasaganaan at masayang buhay, no? So ang buhay malaya, ang buhay maginhawa ay buhay langit, no? Buhay paraiso. Ang ganitong pag-unawa sa kahulugan ng kalayaan ay mababasa sa talumpati ng Pangulong Aguinaldo doon sa pagbubukas ng Kongreso sa Malolos noong September 13, 1898,
tinurol ng Akta ng Kalayaan din na ang kalagayang ito ng mga Pilipino ay naglaho. So, sa kailan? Sa panahon ng kolonyalismong Espanyol dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino na dapat sana noon no, ituring ng mga Espanyol tayo ng mga kapatid o kadugo kung pagbabatayan yung ritual ng sanduguan. No? Merong ritual ng sanduguan, ginawa nila Miguel Lopez de Legazpi, ginatawa ng panig ng mga Espanyol si Legazpi at si Sikatuna sa panig naman ng mga katutubong Pilipino. No? So yun, no? Ngayon, paano naugnay yung kabutihang loob sa kalayaan at kaginhawaan? May malaking kaugnayan, no? May malaking kaugnayan ang ginhawa sa kaluluwa ayon sa mga etnografiya ng iba't ibang etnolinguistikong grupo sa Pilipinas. Limbawa, yung ideya na ang pagkawala ng kaluluwa sa katawan habang buhay pang tao, no? Siya pala yung nagiging sanhi ng kanyang pagkakasakit, no? Nagkakasakit tayo kasi umalis yung kaluluwa, no? So yung ginhawa naman, ang siyang nagpapanatili ng kanyang kalusugan. So kaluluwa, ginhawa, interrelated yan. Naniniwala kasi ang ating mga ninuno na may elementong moral ang kaluluwa. No? Ito yung nagbibigay ng kabutihan sa tao. Ang kaluluwa ang nagbibigay ng kabutihan sa tao. Ito yung nag-uudyok sa kanya na gumawa ng mabuti. No? Taliwa sa paniniwalang Kristiyano, likas na mabuti ang kaluluwa. Ayon sa mga ninuno natin. Kaya meron tayong kasabihan eh, ang taong may kaluluwa o ang taong may kaluluwa, taong may kaluluwa ka kung mabuti ka. At taong walang kaluluwa kung masama ka, no? So, yun, no? Ang lahat ng ito ay naugnay sa konsepto rin ng kalooban, no? So, yung mabuting kaluluwa at meron pang dangal yan, no? Actually, ang mabuting kalooban ay sinasabi na merong mabuting kaluluwa. May dangal, no? May puri, at may kabanalan na siyang mga batis ng ginhawa. So ito yung dahilan kung bakit ang kartilya ng katipunan doon sa mga nagtuturo ng kasaysayan, alam yung kartilya ng katipunan, o siguro naman lahat tayo nag-aral sa kasaysayan ng Pilipinas, kartilya ng katipunan na sinulat ni Emilio Jacinto, nakaugat yun sa mga sinaunang kasabihan na nagpapahalaga sa kabutihang loob at tumutukoy yun sa marangal at banal na pamumuhay. No? So, tingnan natin yung pangalawang paksa. Alam natin na naranasan natin pagpasok ng 2020 maliban sa Taal eruption, no? Ginulantang ang buong daigdig at tayo sa Pilipinas ng COVID-19. Dahil grabe, ang napakabilis ng pagkalat ng sakit na ito. Nagdulot ito ng maraming problema sa panlipunan ng buhay natin. No? At halos lahat ng mga bansa ay nagdeklara ng state of emergency at gumawa ng mahakbang kung paano masolusyunan ang pagkalat ng nakamamatay na virus para maging ligtas ang kanilang mamamayan. Noong March 16, isinailalim ng Pangulong Duterte ang buong Luzon sa ECQ. At kasama rin dyan ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. No? Ibig sabihin ng ECQ, mananatili lamang sa loob ng kanikanilang tahanan ang mga mamamayan, tigil ang mga trabaho, saradong mga establisimento kasama yung mga eskwelahan, at may mga piling manggagawa lamang pwedeng pumasok. May mga piling institusyon lamang pwedeng magbukas. No? Kung lalabas man tayo para bumili ng ating mga pangailangan, isa lamang sa bawat bahay natin ang maaring lumabas. At kailangang naka-face mask at sumunod sa patakarang social distancing. At meron pang curfew dyan na ipinatupad, no? So, noong March 24, nilagdaan ng Pangulong Duterte bilang isang ganap na batas ang Republic Act 11-11469, tinatawag yan na Bayanihan to Heal as One Act. Ang naturang batas na ito ay nagbibigay ng natatanging kapangyarihan sa Pangulo para malabanan ang paglaganap ng COVID-19 sa bansa sa mga sumusunod na aspekto, no? Pangkabuhayan at tulong pananalapi, pangkalusugan, kaayusang pambayan at probisyong pananalapi. So may mga nakinabang diyan lalo na ang mga nasa frontliners natin, mga frontliners, health workers, no? At ang mga mahihirap. Marahil ang ilan sa atin ay nakinabang dito. At sa krisis na ating kinakaharap bunga ng COVID-19, muli na namang naipamalas natin ang diwa ng bayanihan. So, bumalik yung diwa na
taal sa atin, bayanihan, damayan, tulungan, no? Iba't ibang sektor mula sa mga pribado, publikong institusyon, samahan, grupo at individual, kumilos para magbigay ng pagkain o mga pagkain, personal na protective equipment sa mga bagong katipunero natin, no? Natatawag nating bagong katipunero, bagong revolusyonaryo ang ating mga frontliners, no? At buhay na buhay din ang diwa ng bayanihan sa mga kababayan nating OFWs sa iba't ibang bansa. Nagpapatunay na ang kabutihang loob, no, na siyang sandigan ng Kalayaan ay likas na sa mga Pilipino, no? Kaya ayon sa survey na ginawa ng Social Weather Station noong May 4 hanggang May 10, 99% ng mga kabahayang Pilipino ay tumanggap ng food assistance mula unang-una sa ating pamahalaan. Sunod sa mga kamag-anak, sa mga pribadong grupo at institusyon, mga kaibigan at pribadong individual, no? Pero sa kabilang banda, binatikos ng mga human rights advocate ang national at local governments dahil sa tingin nila na isasakripisyo mga karapatang pantao sa kagustuhan nitong makontrol ang pagkalat ng virus. Iyan, kita niyo yan. Ang barangay captain na ito sa Laguna, ikinulong sa kulungan yung limang curfew violators. No? Kulungan ng aso yan. At pansinin niyo, ha, patakarang social distancing, hindi yan na-implement dyan. Pero mo, lima sa kulungan ng aso, pinagkasya. O napilitan di umanong pumasok sa kulungan ng mga kabataan, actually yan eh. Dahil binantaan sila na babarilin kapag di sila pumasok sa kulungan, no? At yung nakikita niyo sa bandang gitna, mga LGBTQ ito, LGBT, no? Mga curfew violators to, pinagpupusaps at pinilit na makipaghalikan daw sa kapwa LGBT. Ayan, ito, pinagpapahalik yan. Kasi sa tingin ng mga nang huli, ng atanod, kung ano mang official yan, ang mga ito lumabas daw dahil naghahanap ng aliw. Pero ayon sa mga ito, sila'y nasa labas para bumili lamang ng mga pagkain, no? At yung iba pa, ay nako, pinatulog na lamang sa kalsada. Noong April 1, ipinahayag ng ating Pangulo sa harap ng media na inuutusan niya ang kapulisan at militar na barilin hanggang sa mamatay ang mga lumalaban at sumusuway, lalo na yung makakaliwa, sa kanyang patakaran sa panahon ECQ, no? Ayan, nababasa ninyo ang kanyang order, no? Shoot them dead. Ako, grabe. At nung buwan din mismo ng Abril, no? April 23 ito, isang army veteran na sumuway di umano sa quarantine rule sa Quezon City, binaril at pinaslang ng isang batang pulis. At sa istorya, yung veteran na army na yan ay naglingkod yan sa Marawi, doon sa problema sa Marawi. Okay, wala na kasing oras, no? Simple lang ang aking nais parating mga kapatid at kababayan ko. Konklusyon, kita niyo ang mga bayani natin to. Huwag nating kalimutan na sa kaalamang bayan ng ating mga dakilang bayani, ang Kalayaan ay nakasandig sa mga katutubong konsepto ng kaginhawaan at kabutiang loob. Nang ibig ipahiwatig ay isang kalagayan ng tao na bubuhay sa malusog, masaya, maginhawa at masagana. Ang malusog, masaya at maginhawang buhay ay tiyak makakamtan lamang kapag ang tao ay mayroong kabutihang loob, may mabuting kaluluwa, may dangal, may puri at kabanalan. So sa panahon ng pandemyang ito, kailangang buhayin muli at naway lalo pang palakasin ang diwang ito ng kalayaan, ang diwa ng bayanihan at kabutihang loob para sa ikagiginhawa ng mga Pilipino, lalo na ng mga nangailangan nating mga kababayan. Sa ganitong paraan lamang tayo magiging karapat-dapat sa kalayaang binanal ng ating mga bayaning magulang na nag-alay ng kanilang mga luha, pawis at dugo. So, dagang salamat po at magandang araw. Mabuhay tayong lahat. Okay, maraming salamat po, Dr. Palmo Iya. Ngayon po, dadako na ulit tayo sa malayang talakayan. May mga katanungan po ba? Gusto ko lang pong basahin yung unang ano po ba ito, komento ni Ma'am May Mojica. Makakatulong ang teorya ni Zusa Lazar sa konsepto ng banga. Yung pong konsepto ng banga ay hindi kay Zusa Lazar yun. Ma'am Mojica, yun po ay teorya ni Prospero Covar, no? Isang antropologong Filipino.
ang kay Doc kay Jesus Salazar ay yung pantayong pananaw. Actually, yung binanggit kong kabutihang loob, kaginhawaan na dalawang konseptong katutubo sa kalayaan ay galing po yun kala Jesus Salazar, Prospero Cobar at sa mga pantayong pananaw ng mga teoristang Pilipino, no? Mga kaalamang bayan. So kumuha ako doon sa kaalamang bayan. Salamat po, Ma'am Muika. Meron pa po bang katanungan? Ayan, sino po itong nagtaas ng kamay? Sorry, hindi ko makita ang pangalan. Wait lang po. Ma'am Arlene, Dr. Okay. Abelia. Okay po. Sige po, Ma'am Arlene. Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng ating mga nakibahagi at ng kanilang mga saliksik at kaalaman ngayong araw na to, lahat ng mga doktor natin, Dr. Calairo, Dr. Jabbar, Dr. Iya. Ang saya-saya ko po kasi namimiss ko na yung mga meeting natin sa Cavite Historical. Gusto ko lang pong i-emphasize yung mga konsepto na yung dalawang konsepto na itinukoy nyo tungkol doon sa sandigan ng kalayaan. Kasi naalala ko yung pagkalinga ni Dr. Aguinaldo, ni General Aguinaldo sa mga sundalo natin. Kasi para bang parati siyang may mga ordinansa na at saka mga correspondence na binibigay sa mga sundalo na magdasal kayo, huwag kayong paghinaan ng loob. Tapos inaalala niya yung mga naging, parang yung lolo ko, yung mga family at mga widows ng mga namatay sa revolusyon. Parang yun lang. Kasi noon pa man, kahit revolusyon, umiiral din yung pagmamahal sa bayan at yung konsepto ng bayanihan. Kasi hindi lingid sa kaalaman ng mga nakilahok noong mga panahon ng digma, through the years, yung mga babae ho ang, yung mga asawa, mga pamilya ng mga revolusyonaryo ang nag-alaga din sa kanila habang tayo ay nasa himagsikan. Maraming salamat po at isang magandang araw sa lahat. Salamat sa idinagdag niyo, Dr. Abelia. No? Actually, nung hindi ko pa naaral ang buhay ni Emilio Aguinaldo, kasi mas aral ko si Andres Bonifacio eh. At ang negatibo pa nga ako kay Emilio Aguinaldo noon. Pero nung nabasa ko ang mga primary source tungkol sa kabutiang loob ng unang Pangulo ng Republika, maniwala ka, Dr. Abelia, umiiyak ako habang nababasa ko yung primary source sa kabutiang loob ni Emilio Aguinaldo. Kasi hindi ko siya kilala eh. Negatibo yung aking pananaw sa kanya. Yung exodus, no? Yung retreat ng mga Pilipino, particular mga Kabiteño, dahil sa natalo sila pag nung namatay si Bonifacio sa Maragondon, grabe yung exodus, no? Yung paglisan nila dito sa Cavite para makapunta sila doon sa biyak na bato. Grabe, naiiyak ako doon. So yung kabutiang loob, actually ayaw ni Emilio Aguinaldo na may mga, na maraming mga sibilyan na gustong mag-apply ng pagiging revolusyonaryo. Ayaw niya na sila isali, no? Dahil ang kailangan lang talaga yung marunong sa labanan. Iyakan actually yung exodus na nabasa ko hanggang nakarating sila sa biyak na bato. So yung kanyang pag-alaga o kanyang pangangalaga, gusto niyang protektahan ang kanyang mga kababayan, ay hindi na ilantad yun sa kasaysayan. Actually, revolusyonaryo at katipunero si Emilio Aguinaldo, ha? Kaya itong dalumat ng sandigan ng kalayaan na aking ibinahagi, yun ano yan, binalik niya yan o kaya inulit niya doon sa talumpati niya sa Malolos Congress, no? Na hindi rin na-highlight sa ating kasaysayan yung kabutihan ng kanyang budhi, no? Yung budhi, loob. Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Ayan po. Si Dr. Diaz po ulit. Pasensya na. Opo. Tatamandalahin ko na po ito kasi natuwa ako doon sa mga ginagawa natin na bago ng approach. Ano? At again, congratulations lalo na doon sa ating magagaling na mga speakers at doon sa madaming ma-attend. Kasi
Dati ang ating mga seminars, konti lang umaten. Ito yung opportunity ng maraming mga ka-attend. Going dun sa topic ni Dr. Iya, walang duda na si Aguinaldo ay talagang mabait, no? Actually, baka nga masyado siyang mabait, eh. Yung idea ng kaginhawahan, kalayaan, kabutihang loob, dangal, parang masyadong ideal, no? Utopian. Naalala ko yung aklat ni Dr. Ray Ileto, yung pasyon. Pero may mga tanong na, talaga bang nangyari yun? Talaga bang narating natin yung sinasabing resulta ng revolusyon? O isa lang ba siyang regime change? Na yung colonial rule ng mga Spaniards ay napalitan lang ng rule ng mga elite. Pagdating natin sa kasalukuyan, sabi nga ni Dr. Iya, na alam naman natin, parang naging ano ba yon, authoritarianism to dictatorial. Actually, yung anti-terrorism bill ay malapit ng pirmahan. Ano? Narating kaya nga natin yon at paano natin mararating kung hindi sa ngayon? Napakaganda ng tanong nyo, Dr. Diaz. Salamat sa tanong. No? So yung tanong na narating ba natin yung ideal na pagpapakulugan natin sa kalayaan, ay kitang-kita naman natin na hindi. Pero kung babasahin natin ang mga akda ng mga tulad nila Emilio Jacinto, nila Andres Bonifacio, at maging sila Rizal, sinuportahan niya, na merong kaginhawaan, kalayaan, bago numating ang mga Espanyol, no? Kung aralin natin yung tinatawag na tripartite view of history, no? Dilim at liwanag. Bago ang mga Espanyol na sa kalagayan tayo ng liwanag. No? Ayon yan sa sanaysay ni Andres Bonifacio na ang dapat mabatid ng mga Tagalog o ang dapat mabatid ng mga Pilipino, yung Tagalog doon ay mga Pilipino, no? Na ang buhay ng ating mga ninuno ay nasa kaginhawaan. No? Malaparaiso ang binanggit doon. Maunlad tayo. May mataas na kabiyasnan o sibilisasyon. Ang sarap ng buhay na, ang sarap ng larawan ng buhay ng mga Pilipino doon sa sanaysay. So, balit nawala yun, nung tayo nasakop, naging kadiliman, nagkaroon ng dark ages. No? Kaya ang katipunan, ayan o, kailangang ibalik yung dati, yung liwanag. So, mula nung nagkaroon ng 1896 revolution, yung inaasam na ganap na kalayaan, ganap na kaginawaan, no? Kasama doon yung transformation ng ating pag-uugali, ay hanggang ngayon, hindi pa natin talaga yun nararanasan. Pero siguro sa individual, limbawa, pag tayo ay nahimasmasan, na may turning point sa personal nating buhay, yung kalayaan na yun magiging individual. Pero bilang bansa, hindi pa. Inaasam pa rin natin. At nakita natin yung tinatawag na cycle na pamamalakad ng gobyerno. Biram nyo ha, ipinaglaban ng mga ninuno natin ang ganap na kalayaan. Walang dapat dayuhan na nakikialam. No? Tayo ang nagugobyerno at self-sufficient dapat. No? Masaganang buhay. Yan. Ginawa yun ng maraming mga, no, ang hakbang ng maraming mga administrasyon. Pero ako'y nabuhay sa panahon ni Marcos, ibang-iba yung karanasan ko. Wala kaming pera, pero masagana kami, no? Maraming pagkain. Kasi lahat ng lupa doon sa probinsya namin sa Romblon ay pinatatamnan ng mga teachers at andun pa nakikilang mga pulis sa panahon ng batas militar. Pag nakita ang iyong mga lupa ay nawalang pananim, pupunta ka sa presento. Ba't magpapaliwanag ka? Ba't di ka nagtatanim? So yung ang ganda nung programa sana para maging self-sufficient ng Pilipinas, no? Actually, yung economic freedom natin bilang isang bansa, parang naranasan ko yun kahit walang pera. Sa ngayon may pera pero walang mabili na gulay. Kung may mabili man, ang mahal, no? Ang mahal ng mga gulay. Gandang dapat maano ng pamahalaan yung tinatawag na sa new normal. Eh kailangan self-sufficient tayo. Hindi tayo magdepende lang sa padala ng mga OFWs. Ayan, mag-uwi ang mga OFWs. Ang ating pamahalaan nagdepende sa investment mula sa ating mga bayani na OFWs, sa mga foreign investments. Pero yung
yung core, no, yung core para maging masagana ang buhay natin ay nasa lupa, no? Diyan natin kinukuha ang pagkain eh. Pero parang nawawala yung pag-prioritize agrikultura, no? So yun yung isang parang maliyatang paraan na nakikita. Asalip, hihigpitan, no? Yun lang. Salamat, Doktor. Si Mr. Royce Kalingal po, may tanong. Hopefully, ito na po yung huli kasi 11:53 na po para tapusin yung ating programa ngayong araw na to. Mr. Kalingal? Hello po. Narinig po ako? Yes. Oh, dinig na yung Royce. Estudyante kita, Royce. Daddy. Hello. Estudyante ko si hello Royce. Hello po, Daddy. Hello, anak. Hello. Sir, sa tingin, ano po, sa tingin ko din po kasi, basta na sa discussion yun din po, siguro maganda rin natin na mas may paramdam natin yung kalayaan, lalo na marami tayong mga frontliners. Kasi sa tingin nyo po ba talaga ang mga frontliners, may tuturing ba natin silang mga bagong bayani kasi, aside sa mga OFW? Kasi, syempre, bukas, araw ng kalayaan, eh, tanong nyo po, marami nga nagtatanong, bakit kailangan pa nating ipag-iwang kalayaan despite this pandemic. So, kailangan ba natin na isama natin mga frontliners as new heroes? Okay. Hindi ako magdideklara niyan, Roy, sa kanila bilang bagong bayani. Ang taong bayan ang nagdideklara na sila yung mga bagong bayani. No? So, mababasa natin yan sa social media. Mga taong ito ay bagong bayani. Tandaan natin na sa bawat panahon, lalo na sa panahon ng krisis, ha, meron dyan lumalabas na bayani. So sa panahon ito, sa panahon ng krisis na ito, sila mga frontliner ang sumasagupa o kaya sila yung nasa ano ng panganib, no? Silang frontliner, sila yung nasa vanguard ng panganib. Sa mga tweet, sa panahon ito ng pandemic, sila ang bagong bayani, no? Kung sa akademya naman, sino mga frontliner natin dito? Dito, ito sa ating ginawa ngayon. Alam mo kung sino ang bayani dito? Ang aming CALP ang bayani. Ha? Yung Center of Innovative Learning Programs na pinamumunuan ni Sir Paul Anthony Notorio. Kasama dyan sila Professor Lorenzo Rubén ng Social Science Department. No? At mga kasama, sila yung ating bagong bayani dito sa institusyon. Kasi kung wala sila, ay hindi natin magagawa ito. Hindi namin kaya ng Cavite Historical Society. Ano bang alam namin dito ng Cavite Studies Center? Wala kaming masyadong alam dito sa ganitong teknolohiya. So, bagong bayani sila sa loob ng aming institusyon. No? Yan. So, bawat panahon, may itinuturing na bagong bayani kasi sila yung tumutugon sa pangunahing problema ng lipunan. Salamat, Royce. Opo, thank you, Daddy. Thank you, KLP. Salamat din. Sir, ibabasahin ko lang po yung mga comments dito sa chat box. Sabi ni Sir Camilosa, ginagawang subdivisions ang mga pang-agrikulturang lupain. Nako. Sabi rin na ni Ma'am Evelyn Perez, kaginhawaan hindi para sa iilan lamang. Nako, tama yan. Tapos may tanong po si Sir Camilosa. Teka lang po ha. Sabi niya, dapat ang pamahalaan ang mauunang sektor para protektahan at alagaan ang mga lupaing ito. Ang pamahalaan pa yata ang gumagawa nito dahil ito ang kanilang business. Tama po ba? Tama. Ako sumasang-ayon dyan. No? Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay yung mga dati ng mga landlord o yung mga dati ng mga kapitalista. Alam niyo yung kapitalista na ang iniisip lang ay lalo pang magkamal ng yaman. Ganun yung mga mentalidad ng mga yan. No? So kung tayo may mga lupain, no? Lalo na dito sa Cavite,
o mga taga-Silang, kung tayo may mga lupain, minsan napag-usapan na namin yan ni Dr. Malyari, huwag na nating ibenta yung ating mga lupain. No? Linangin na natin, tamnan na natin, para kung dumating mga krisis tulad nito, aba, masagana tayong nabubuhay, marami tayong pananim. No? Tapos, libre pa yun sa, ano, sa mga GMO, kasi tayo yung nag-aalaga. Eh. Alam natin kung ano yung mga pataba na nilalagay natin, no? So magiging self-sufficient tayo. So kung ganyan ang mentalidad ng lahat ng mga Pilipino na may mga lupa, aba, kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Sustainable, no? Yun yung sustainable. Kaya dapat bibili tayo ng mga lupa ngayon, no? Yung ating mga sweldo, eh kaltasan natin 'yan at i-reserve natin pag dumating ang panahon, makaipon tayo at makabili ng lupa. Ayun lang. Tapos yung isa pa, ano 'yun? Hindi, I'm sorry po ha, yung kay Ma'am Perez. Uh-huh. Ano lang po, komento, kaginhawaan, hindi para sa iilan lamang. Yan ang lagi kong nakikita, no? Kaginhawaan, hindi sa ilan lamang. Kasi, ang aking orientasyon kasi, nabubuhay ako para sa nangangailangan. No? Kung ako is teacher, ang aking concern ay yung mga mahihina. Hindi actually ako nakapos sa magagaling. Yung magagaling, promoted na yun. Mga elite yan sa klasiko. Pero yung mahihina, dapat kong tutukan para makasabay sila. So ngayon, sa mga klase sa lipunan, no, may haves, may have-nots, eh dapat ang institusyon, no, ang gobyerno bilang pinaka-pangunahing institusyon ng lipunan, ang dapat nakatutok siya sa kanyang tungkulin sa mahihirap. Nag-i-exist, no? Dapat makita natin yan. Nag-i-exist ang mga gobyerno para sa mahihirap. Yan ang turo ng ating mga ninuno. Sa katipunan, sa kartilya yan. No? Hindi natin poprotektahan ang mga malaking tao. Eh. Poprotektahan natin at ipagtatanggol ang mga inaapi. Yung matitinong mga inaapi ang binabanggit. Mga anak pawis. Mga anak pawis ang termino ng ating mga ninuno dyan. Yung masipag, mga trabahador, nagpapapawis, pero hindi sila nagkakaroon ng disenteng buhay. Yun ang dapat unahin ng gobyerno. No? Salamat. Sir, po. Opo, alas 12 na po, so dadako na po tayo dun sa paggawad ng sertipiko sa ating mga tagapagsalita. Marami pong salamat ulit, Dr. Iya. Salamat ulit. Paggawin sa sertipiko. Babasahin ko po muna yung nilalaman ng sertipiko. Cavite Historical Society, De La Salle University, Dasmarinas, Cavite Studies Center, Center for Innovative Learning Programs. This certificate of appreciation is given to Emmanuel F. Calairo, PhD, Roderick Havar, PhD, and Palmo R. Iya, PhD, for sharing their valuable knowledge in their lecture titled for Dr. Calairo, ang kampanya ng kalayaan ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon, tunggalian, perspektiba, at interpretasyon during the CSC webinar on 2020 Independence Day celebration, with the theme, Ang Kalayaan ng Pilipinas, Mga Perspektiba at Interpretasyon. Given this 11th day of June 2020 at De La Salle University, Dasmarinas City of Dasmarinas, Cavite, Philippines. Signed, Palmo R. Iya, PhD, Director, Cavite Studies Center, De La Salle University, Dasmarinas. Paul Anthony C. Notorio, Director, Center for Innovative Learning Programs, De La Salle University, Dasmarinas. At Marco S. Saez, PhD, Vice Chancellor for Academics and Research, De La Salle University, Dasmarinas. So ito po yung kay Dr. Havar, ang title ng kanyang lektura, Ang Kasarinlan ng Pilipinas bilang Isyong Politikal sa Kampanya ng Halalang Pampanguluhan ng 1935. At kay Dr. Palmo Iya, Ang Sandigan ng Kalayaan at ang Hamon ng Pandemya. Important. So, paalala lang po yung certificate para sa webinar na ito sa mga taga De La Salle University, Dasmarinas, ay ibibigay po yung access code. Tapos po para sa mga
hindi taga De La Salle University Dasmarinas, i-email po sa inyo yung certificate. Dako na po tayo sa pangwakas na pananalita. Sa ngalan po ng Cavite Studies Center for Innovative Learning Programs ng De La Salle University Dasmarinas at ng Cavite Historical Society, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa at dumalo sa webinar na ito. Nawa po ay naging mas makabuluhan ang araw na ito upang gunitain ang Araw ng Kalayaan. Mahirap man ang ating pinagdaraanan ngayon tulad ng pakikipaglaban at pakikibaka ng ating mga ninuno at mga magulang upang makamit ang ating kalayaan, tayo ay inahamon ng kasalukuyang panahon na patuloy makibaka upang mapagbuti ang ating mga sarili at ang ating bayan. Nang sa gayon ay matamasa natin ang kaginhawaan ng tunay na kalayaan. Salamat po. Salamat. Yun po.